Eto na sila! Takwago! Ang itlog! Kwago! Teknik! Pick up na, kumbaga, yung brain kailangan na nilang ano dito. Isa-isang pitas. At tignan mo, bugbugan ka agad si JP sa kasi. Tignan mo si JP, hindi nagpapaano. Hindi nagpapabasta-basta kay Pew. Nakikipagsuntukan yung kwago. Uy! Ayun lang, syempre, kwago yan eh. Digi yan eh. Hindi. Ganun talaga ang problema, amin. Oo. Kumbaga, kailangan din nila bantayan ito yung pwesto ni Digi. Oo. Since nga nakaka-contribution dito si JP, nagpapapin siya! Ginagawa niya yung golden strike! Ginagawa niya daw. Ang strategy ni Raplesia at the intersection, the vintage Digi! Nako! Mangyari kaya? Makakita kaya ulit tayo nito, Kuya Butters? Is this it? Aura special dito, bakit? Kasi ganito yan, Bobby. Nung pag may Digi sila, pumipili din sila lagi ng Selena. Kasi kinokombo nila yan eh. The traps, the arrows, tapos yung Digi. Kaya tignan mo, binibigyan ngayon si Carl Tizzy ng kill. Pero wapa kills si Kuya ano dito. Pero si ang kailangan mo alalaan. Time in forever ko nakita yung Bren Esports sa ganitong sitwasyon. Gulat na gulat sila dito. Para silang wow, nagganun sila Kuya Butters eh. It's me and my Digi. Oo. Wow. Papapita ko. Wow. Ganun yung ginagawa ng aura ngayon eh. Guguluhin ko sila. Wow. Ayan oh. Mahuli si Flap. Wow. Magpupush kami. Wow. Kasi ito kasi mangyayari dyan, Bobby. Even though, itong Digi na to, nawawala ng gold, binabalagpag niya pa rin. Ayun, tina-time pumps lang. Oh no, na dito na rin si Hades. Oh my G! It's another Digi strat! What is happening? Nagkagulat na naman tayo dito. Abangan yan mamaya sa mga rank game nyo. Oo nga. Ayan na. Sabi nila, sabi ng Aura, anong ni-nerf na yung gold diminishing? Walang ganon. Digi is Digi. Egg is egg. Another Digi strategy ng Aura PH. Hindi lang pang Pilipinas eh. Pang international na. Sabi nila, sige, hindi pa nila alam. They don't know. The Filipino Digi, hindi kilala. Pinoy Kwago. Oo. Si Pinoy Kwago to eh. Ayan oh. Hindi yan yung national bird. Iba yan. Ano ba national bird natin? Philippine Eagle. Agila. Panis ka. Ano iniisip mo? Sabihin ko, Maya. Oo. Akala ko lang. Binibate lang kita. Philippine Eagle yan. Oo. Handang control sa buong macro ng mapa. May nagtitipid dito. Mahuli ata si Hades. Oh no! Tagilid si Hades dito. Puncture out. Phantom execution. Pero tatamaan siya dito ng kidlock. Oh my glove! Napakagandang teleport diversion from Bren Esports. Wala si Hades right now. At mukhang libre itong Lord na to. Nabasa yung galaw ni Hades dito sa game. Damage na pwede dalhin ng Bren. Pero gusto nila si Pew. Si Pew ang magiging main target dito dahil wala kang wings by wings. That is of course a better airstrike para kay Ribu dito. Kaya niya kaya patumbahin. Habang nasa likod sila Benny Cutie dito. Nandito papasok si Lasty. Masisipaan niya ngayon. Sino to? Si Hades. Pero makakapag turn throw si Hades. Pero mawala na rin siya. Habang si Carl Tizzy na main target. Oh no! Sina Lasty ang naiwan dito. Flap Tizzy ang pagiganti ng Tizzy Brothers. Pero si Flap Tizzy ang naiwan. Greed nandito na din. Takbo, Flap, takbo. Meanwhile, Benny Cutie ang kinuha sinaabot siya. Oh no, Flap! Takbo habang may lupa. Here we go. Greed. Binato. Inaliyup. Welcome to Space Jam. Flap Tizzy. Pulado. Second skill lang kung ikaw ang Esmeralda. Pero pumapalag pa rin sila Pulapo. Pero naku po. Hindi naman si Magellan si Esmeralda. Aura PH. Uncounted na wipeout. Para dito. Sa 11 minute mark ng ating laro. How can Aura PH come back? Dahil mukhang lumalaki na, nagiging deficit at kalamangan ngayon ng Bren, tumama pa yung nakita mo yun. At sabi dito ni Few, ako naman, It's my time. Nagpakita ka na kami ng Bren dito. Shaking and bacon. Oh, yan na. Sinap yung babawi. Oh. Shaking and bacon. Pantango sa ilaw. Dance floor. Hindi pwede sa amin yan, sabi ng Bren. Ilang beses na namin napanood yung mga dance moves mo. Benny, abutin niya ba si Carl Tizzy? No. Makikita niya si Carl Tizzy dito at mukhang hindi tatama ata yung Falling Star Moon. Pero napakagandang targeting system para dito kay Creed on getting Carl Tizzy. Nice vacuum in para kay Flap! Flap! Rebo! And Flap!
this time, Bren Esports getting 4 heroes and still tabla pa rin ang laro. Flap TZ Rebo Connection, ladies and gentlemen. Nung akala dito nung Aura PH na kaya na nila, nawala lang si Kartzy, merong Flap at merong Rebo na sumalba ng game para sa kanila. Looking at the fight right now, nalagay si Kartzy sa isang magandang posisyon. Ang ganda ng pwesto na ginawa ni Benny Cutie doon. Pero kung papansinin mo, sila Hades, sila Benny, nandun sila sa may backside. Kaya nilang i-turn, tear apart yung lineup dito na ginawa ng Bren Esports. Pero ang sagot ni Rebo doon, isang feathered airstrike. Ang sagot ni Flap doon, isang frontline. Pero I think napindot niya na kasi yung unstoppable force, hindi niya na napigilan and na-miscalculate nila yung damage. Ako si Carl. Aray Kutay! Nice skill mula kay Kiluwas at buhay pa nga! Mr. Anime! Outplaying! Carl TZ! The TZ Brothers! Yung TZ Brothers pala yung binalagbag dun! Baka TZ Connection to, pre? Oo nga, pero binalagbag sila! Oo nga eh! Nako! Sabi nila, eto, pinakita nila doon yung Cutie Connection. Oo, hindi nila kilala ang Cutie Connection hindi eh. Hindi nila kilala ang Cutie. Kung may TC Connection, may Cutie Connection. May Cutie Connection. Nang mga, kahit pa paanong exchange ng pick-off, siguro yung nga nagsabi, ay, Poranay. Ayan! Ay, nako! Shadow kill para dito kay Carl TC. Pero nako, siya yung ma-unstoppable force dito. Hades will back off. Kiluwas, buhay pa din. Pero hindi na ata. At yun na. Bren Esports taking 2 heroes kaya nagka-shield. Oh, nagka-shield siya ng bahagya kaya hindi siya natumba. Oh, at saka tignan mo nakita mo yung angulo ni Few. Oh. This is right angle. Right angle. Naka right angle. Obtuse. Right parang right angle eh 90 degrees eh. Aura fire. Here we go. Bren Esports. Is this the final team fight na inaanap nila? Palado ka si Siluwash dito. Blazing 2-8 para Carl TZ. Kahit wala ng Purify, hindi na kailangan niya. Dahil palado na si JP. Here we go. Lloyd, kalahati na rin ang buhay. Benny Cutie na lang titira. Kaya niya ba iligtas ang aura? Hindi na! Bren Esports, kung kanina dinigistrat nyo kami, pues papakita namin sa inyo kung kaano nga pa talaga kami. Kalakas, greed, pulado pa rin. At wala na silang magagawa pa. Apat dito sa Bren Esports, pulado. Pero tumitipi-tipi na si Carl TZ. Kiluwas mapapatumba na rin. This is it ata. Pero tumba si Carl TZ. Benny Cutie is in town. Benny Cutie to save the day. Brilliance in. Benny Cutie, second skill. First skill. Sabay buhay pa rin si Hades. Bren Esports, magbaback na lang sila. Ang daming nangyari, Butters. Sinalba ni Benny Cutie yung game para sa side ng Bren, ng Aura PH, hindi ng Bren Esports. Yung dalawang Torre doon sa may top lane na nakikita natin, natutumba sila, pero manjin may laban natin. Here we go, Zaman Force, pumasok na, Unstoppable Force, pero free hit si Rebo doon sa patang gilid, tatlo ang tatamaan. Nice positioning from the Doctor. Doc Rebo is in, Maniac. Sabay si Benny Cutie na lang natira, pero hindi na mapupuno ang buhay niyan. Rebo with this Farsa. Kung makikita mo yun sa replay, kung meron man, Butters, napakaganda nun. Tatandaan mo, you watch the replay. Right now, both of the teams gusto nilang kunin tong turtle. Well, actually, mas bumapabork to sa Bren, pero tignan mo yung pwesto na naman ni Hades. Oh, but this is JP creating the place. Si Few ang una mawawala dito. Si Rebo ay makikita nila, pero nandito yung camera sa may bandang turtle. Sino makakuha nito? Wala nang zaman po si JP dito. Habang sila sinahabol ngayon si JP, makakapatay pa rin si Rebo dito. Sinasabak-sabak niya si JP, pero makakapag-dash out si JP. Si Flap TZ ay nandito na din. Masyado siya makunat ngayon, pero aura pa din ang lumalamang. Anong nangyayari? Bigla, Butters, bigla na lang Aura PH. Let's see, dahil basag na yung third tower, here comes the dragon once again. Ito na yung setup pa ni Creed, pero nasa likod na naman si Doc Rebo. Nag-aabang siya ng feather airstrike. Patay na yung Lord dito, mawala na rin Zaman Force. Creed now has the immortality. Nice vacuum in, masisipa ngayon dito si Kiluwash. Let's see, torn apart memory, papasok na naman. Here we go, another beautiful feather airstrike. Pero unang mawala si Few. Carl TZ tumatakbo na rin. JP targeting Carl TZ, and Flap TZ is also alive. Aura PH still defending the tower, pero napakasakit talaga. Baka TC Brothers to, baka TC Nation to, Bren Esports, still makakuha pa rin sila ng magandang kalamangan dito sa ating laro. And that is Aura PH falling to the capability ng Bren Esports na magbigay ng magandang teamfight.
Bren Esports dito, talagang pinipilit lang nila yung Lord ngayon, and few taking down JP. Aray! Wala na makakapag-contest nito, Manjin. At alam mo, sabi ng Bren Esports, Kuya Manjin, Kuya Batos, nine-question nyo naman kasi masyado yung cloud kanina eh. Alam nyo naman tayo. Oh. Bren Esports dito, alam nila na may Lord, pero kakayanin ba nila contesto? Oo, oh, galit. Oy, tinamu, galit na galit si Benny. Oo, ganda ng fake. Let's see, pumasok mag-isa dito si Kiluwash. Sabi ni Kiluwash, go pa din. Puno ang kanyang pang life steal dito. At ayun na nga, nawala si Doc Rebo. Oh no, nagilidata ang side ng Bren. Gusto ng aura itong laban na to. Pero ayun, pumasok pa rin si Captizzy. Here we go, Zaman Force sa pinakamasikip na area dyan sa part na yan. Habang yung dalawang teams ay magbaback na lang, Purple ang maiiwan dito para sa side ng Bren. But look at Hades, targeting the Lord. Box out para dito sa side ng Aura PH. Ayaw nila ibigay itong Lord na to. Greed, kalahati ang buhay. Flaptizzy, here comes the Blades. Here comes another Zaman Force para kay JP. Ayan na, kumikreep po. Rock Devil, Rock Devil, Rock. Up! Naku, pero nauna siya. Oh! Hindi pwede ang Harlem dito. Sabi ni Flaptizzy, wow! Pero ngayon, yung Lord. Si Carl. Ay, Carl is here. Carl. Oh! No, si JP, pinalo sa ulo. Pero na-reset yung Lord dito. Napalo nga si JP sa ulo. Pero napalo din sa ulo si Flap. TZ, mabubuhay na rin si Rebo. Here we go. Pumapalag na lang si Carl. Ultimate para kay Carl. Nice torn apart memory. Habang magulo ang nangyayaring laban, nag-farm si Hades doon sa batang gilid. Lumipe steal lang. At mukhang magbabak na yung dalawa. Hindi pa pala. Joke lang ata. Yon, totoo na. 14 to 15. Tabla at na-reset ang laban, Butters. Ang ginawa nila doon, men. Nag-dance battle. Ito na ba ang pinaka-final hura ng Bren Esports? Last Sipurado, nandito ang Zaman Force sa loob. Ay, naku! Minions lang daw ang inaatake. Pero may isang inaatake dito ng Bren. I think it's over. It's over. Bren Esports, they will go to the semifinals and will represent the Philippines. Para dito sa hindi pa pala. Hindi pa pala tapos. Hindi pa pala tapos. Hindi pa. Nag-announce ka agad eh. Nag-announce ka agad. Yung problema sa'yo. Sige, announce ko na, isa pa. Bren Esports will go to the semifinals and will represent the Philippines dito sa MPLI. Okay, maganda yung announcement. Maganda yung announcement. Pre-practice ko yun. Pre-practice. Pre-practice ko yun eh. And sabi nila, Bren Esports daw, malaki yung chance na silang matalo dito, but they prove everyone. I swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind.